sinasabi mo, Agida? Oo. Nagwertuhan kami ni Victoria nung pasinaya niya. At ang sabi niya, pumasok doon siya sa isang madilim na kwarto na may daladalang tadila. Sabay binigkas niya ng tatlong beses sa mga salita. At alam mo ang sabi niya? Nakita niya daw ang mukha ng mga papangasawa niya. Huwag mo maakuntok ko din, Agida. Kinikilabutan ako. Ano naman ang nakapanginilabot sa sinasabi ko? Masisilayan mo lang naman ang mukha ng makakasama mo habang buhay. Ngunit hindi ko pa nakwento ng maayos ang usapan namin ni Victoria. Noong gabi din yun, ipinakilala ng kanyang mga magulang ang anak ni Don Rogelio. Ang ipinakasundong pakasalan niya. At ang lalaking yun, ay ang lalaking nakita niya sa salamin. Niloloko mo ata kami, Agida. Es verdad! Siya talaga nakita niya sa salamin. Nakita nga niya ang lalaking ito sa salamin. Pero, sinisinta naman ba niya? Hindi yan ang mahalagang tanong, Brigida. Ang dapat natin tanongin sa ating mga sarili ay kung anong gagawin sa atin ni Papa kapag nakita niya tayong gumagala-gala dito sa bahay. Alam niyo namang oras na para matulog tayo. Faustina, ikaw ang panganay. At sa pananalita mo niyan ay parang mas lalong bumibilis ang iyong pagtanda. At bilang nakatatanda, nais ko ipaalala sa inyo. Ang ritual na binanggit ni Victoria may kalakip na panganib. Maari niyo ang makita ang lalaking inyong pakakasalan. O kaya, isang demonyo. Kumahimik ka nga, Brigida. Baka mahuli tayo ni Papa. Halika na. Gawin na natin ang dapat natin gawin. Salamin, ipakita mo sa amin ang mga kanayalangin iyangan. Salamin, salamin, ipakita mo sa amin ang mukha ng lalaking iyangan. Salamin, salamin, ipakita mo sa amin ang mukha ng lalaking iyangan. At bilang nakatatanda, nais kong ipaalam sa inyo na magkakaroon lamang ng bisa ang ritual na to. Kapag ginawa niyo ito na mag-isa. Faustina, dapat kanina mo pa sinabi. Kaya itong nagkukantuhan ni Victoria, hindi ba niya nabanggit sa'yo? Tayo na. Kapag nahuli tayo ni Papa, mas gugustuhin ko pa makakita ng demonyo. Brigida, Faustina! Minsan, may mga taong napipilitang magpagamit sa puwersa ng kadiliman, makamtan lamang ang hinahangad na pag-ibig at kaligayahan. Ngunit madalas, ang ganitong paraan ay nauuwi rin sa malagim na wakas. Ihigop ka lang ng sopas! Hindi mo pa magawa ng tama! Paano ka pakakasalan ng lalaki? Kung ganyan ang asal mo, asal tagabundok! Wala nang nagmana sa inyo sa kagandahan ng inyong ina kundi si Faustina! Hindi nyo na maituloy ang aking pangalan! Hindi nyo pa rin maitaguyod ang pamilyang ito! Wala akong nakukuhang konsolasyon mula sa inyo.
terrible. Maraming gabing sikretong buwabangon si Agida. Kinakausap ang lalaki nakikita lamang niya sa salamin. Agida, papansin ko atang panayangiti mo sa sarili mo. Baka naman meron kang sikretong naisip alam sa mga kapatid mo. Por qué? Kailan pa naging labag sa batas ng ngumiti, Brigida? Hindi labag sa batas ng ngumiti. Maliban na lamang kung may nakilala kang lalaki at ayaw mong ipaalam sa amin mga kapatid mo. At lalaki lang ba ang dahilan para ngumiti sa mundong ito? Ikaw talaga? Puro na lang ba tanong ang isasagot mo sa tanong ko? Tigilan niyo na nga yung inay niyo. Baka magising si Papa. Agida, bumangon ako ng isang gabi para pumunta sa Casillas. Sinilip kita dito sa kwarto mo. Wala ka sa kama mo. Pumunta lang ako sa kusina para uminom ng tubig, Faustina. At bakit mo naman gugustuhin pumunta sa kusina ganong 10 oras ng gabi? Isang salaming nagsisilbing tulay sa hinaharap ang nagbibigay ng pag-asa at panandali ang ligaya sa buhay ng tatlong magkakapatid na babae. Ngunit wala silang kaalam-alam na ang salaming ding ito ang maghahatid sa kanila
sa kapahamakan. Wala nang ibang ginawa sa papa kundi ilupustahin kami. Sana dumating ka na, Eduardo. Alay mo na ako dito. Anong ibig sabihin nito? Sino Eduardo kinakausap mo? Agida, bakit gising ka pa? Ang tanong kong sagutin mo! Ginamit niyo pa yung salamin na minana ng mama niyo sa kanyang ina para sa kalandian ninyo. Para saan? Para sa mga gawain walang katuturan? Gawain ng mga babaeng kalye? Ng mga babaeng mal-edukada? Ng mga babaeng tinutokso ng demonyo? Papa! Tumahimik ka! Papa, nakikiusap po ako! Faustina! Kung ayaw mong mahelera sa kanila, tumahimik ka. Manood ka na lang. At baka may matutunan ka sa kanilang pagkakamali. Hala! Dama! Dama, Brida! Dama, Agida! Bueno, total, gusto nyo lang tumayo sa harap ng salamin? Sisiguraduhin ko na hindi kayo makakaupo ng isang linggo. Salamin, ipakita mo sa akin ang lalaking irog ko. Salamin, salamin, ipakita mo sa akin ang lalaking irog ko. Salamin, salamin, ipakita mo sa akin ang lalaking irog ko. Hindi na kita maaaring kausapin, Eduardo. Ayaw na ba ako kausap, Faustina? Hindi sa ganun. Ayokong suwayin si Papa.
Hindi ka dapat magpapigil sa takot mo, Faustina. Hindi ba't ikaw nagsabi sa akin na natatahimik ka kapag nakikita mo ko? Oo. Ngunit... Ano yun? Wala yun. Malakas na hangin lang yun. Bakit may iba akong nararamdaman? Umalis ka na. Nag-uusap pa kami. Sino kausap mo? Wala. Faustina, kailangan na natin magsama. Hindi ko maaaring suwayin si Papa. Hindi tayo maaaring magsama. Patawad, Eduardo. Ang kalungkutan ng tatlong magkakapatid na babae ang nagtulak sa kanila upang gawin ang isang ritual sa harap ng salamin. Ngunit ang ritual ding ito ang nagbabanta ngayong sumira sa kanilang samahan. Bien. Iwan niyo na muna kami. Yan ang napapala ninyo sa mga kalokohan ninyo. Imbes na magrosaryo kayo, kung ano-ano tuloy nakikita ninyo, pues, pinatanggal ko ang lahat ng mga salamin sa mga kwarto nyo. Maliban sa mga salamin, minana nyo sa mama nyo. Kung sino man ang magtanggal ng mga tabing ni sa salamin, hindi niya makikita ang kanyang mukha ng isang taon. Mga mal-edukada! Paano ko makakausap si Eduardo? Eduardo! Bakit wala ka pa? Ayoko na dito! Nahihibang ka na ako. Ako ang makakasalan ni Eduardo. Ako na. Hindi po sinabi ko na sa inyo kung anong mangyayari kapag linabag niyo ang utos ko! Eduardo, lumabas ka! Simpelkwenta!
Kailan ka pa natutong suwayin ang utos ko, ha? Sa pagmamalupit niyo, Papa! Hindi inaasahang humantong sa kamatayan ng sariling ama ang pagre-rebelde ng isang dalaga. Ito na nga kaya ang ibinunga na pakikipag-ugnayan niya sa isang mapanlinlang na kaluluwa? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Rina! Stop niyo! Nagpalabasin niyo ako! Akala nyo, hindi ko alam ang ginagawa niya! Gusto nyo suloin si Eduardo! Kaya ayaw nyo akong palabasin dahil gusto nyo kayo lang makalapit sa silin! Palabasin nyo ako! Papa! Paliwanag to. Nabaliw na si Agita. Yun lang ang dahilan para mangyaring lahat ng ito. Baka hindi lang pagmamalupit na papaanag tulak kay Agita, Faustina. Ano pa ang dahilan? Simula na gawin natin ang ritual ng salamin. Pakinamdam ko, nasisiraan ako ng bait. Simula na makilala ko si Eduardo. Kilala mo rin si Eduardo? Ang ibig mo sabihin, iisang lalaki na kilala niyo ni Agida? Salamin, salamin. Ipakita sa akin ang lalaking ilog ko. Salamin, salamin, ipakita sa akin ang lalaking irog ko. Salamin, salamin, ipakita sa akin ang lalaking irog ko. Eduardo, sinabi mong maaaring makikita natin ang lalaking sinisinta natin sa salamin. Oh, isang demonyo. Hindi kaya isang demonyo si Eduardo? Eduardo, akala ko hindi na tayo magkikita muli. Pinipigilan nila ako. Sino pumipigil sa Agida? Simula nang makilala ko si Eduardo, kung ano-ano na nakikita ko. Isang lalaking malaking maitim na pilit sinasalat ang mukha ko. At isang babaeng bulat na walang ibang ginawa kundi ang turo ang daliri niya sa akin. May nakikita ka rin ba, Faustina? Hindi ka dapat ipapapigil sa kanila. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Patayin sila o sumama ka sa akin. Alam ko. At alam ko na ang dapat gawin. Nakikita mo rin, nakikita ko, ano? Simula na makilala ko si Eduardo. Kung ano-ano ang nangyayari. Pasok mo ang pangto sa bahay na ito. Hindi ko alam ang sinasabi.
Sundan na natin si Agida. Ilipas na natin! Isang demonyo. Hindi. Agida, halika na. Doon sa taas, namatay si Brigida. Sinaksak ni Agida si Faustina. At dyan namatay si Agida. Nagpatayan sila. O Eduardo, hindi ka ba natutuwa? Ito na siguro ang haunted house natin ang pinakamagandang project para gamitin sa film school. Eduardo, hindi ka ba natutuwa? Hindi ko alam. Wala akong maalala.
Hindi ko maintindihan. Yan. Yan ay sa ikaw ang pinakamahina sa ating tatlo. Ikaw ang pinasukan ng masamang espiritu habang tayo naglalakbay. May mga ritual na hindi nagawa at mga patakaran na hindi natupad. At dahil ikaw ang pinakamahina, ikaw ang pinasukan ng masamang espiritu. Nakikita ko yan sa mata ng tatlong magkakapatid. At para bang may bahid ng kasamaan na yun ang dahilan upang magpahulog sa kanilang tatlo sa maling pag-ibig. Sana hindi ikaw ang naging dahilan. Ikaw nga ba? Ba? Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwagang magaganap. Kaya, huwag hukurap.